My name is Policia ko. Kung first time ka sa aking channel, magandang umaga o tanghali o gabi sa inyong lahat mga kapatid. So, ngayon, pag-uusapan natin o isishare natin ngayon ang mga posibilidad kapag ang kaso ay nasa court na. Yon. Nasa court na. Ano ang maaaring mga posibilidad, mga possible na mangyari during trial o in court. Yun. Well, so ngayon kung magbibigay lang tayo ng siguro yung limang posibilidad na pwedeng mangyari, no. Ang una, yung ano ba, yung negative o positive. So in general na. So ang unang-una dyan, kung ang kaso ay nakasampa na sa court, ay ito ay talagang matagal. So, yung tagal po, una matagal. Ayun. Ang tagal po ay maaaring tumakbo ito, depende sa kaso, maliit man o malaki. Ito ay maaaring tumagal ng sabihin na natin ay minimum of 3 years. The maximum of 25 years. Yan po yung possible na mangyari sa kaso. O pangalawa, kapag ang kaso ay during in court, ay yung respondent o yung suspect ay maaari, kung ito ay bailable, maaaring makalaya. So, kung may ano yan, ang applicable yan kapag ang mga respondent o kaya ang mga suspect ay may pangpiyansa. Kung wala naman, ay stay inside yan. So, makukulong. Ito ang isa sa pinakamagandang mangyayari sa kapag nasa court na. Ito ay posible ang judge or fiscal ay pag-ayusin kayo. So, yan ang pinakamagandang ano, mangyayari. So, siguro kung magkakasundo kayo sa price or sa settlement, kung tinatawag, sa naagrabyado, sa kakayahan. Hindi kasi yan eh. Porque may price ka, depende yan sa kakayahan ng suspect. Eh, gusto mo nga makipag-ariglo. Gusto mo ng ganitong amount, pero wala namang pambayad yung, wala namang pang-ariglo, pangit ng pambayad. Wala namang pang-ariglo yung suspect, ay bali, wala din po yun. So, dapat ang both party ay mayroong kakayahan o nag-agree. Tatlo na, no? Pang-apat ay ang, ano, yung possible na, ito ang malungkot, ma-dismiss ang kaso mo. Diba? Maraming dapat tingnan kung paano madi-dismiss ang kaso. Ang unang-una dito, yung tinatawag na ebidensya. Available ba? Malakas ba? Tinatawag na sufficient evidence for conviction. So, iyon ang maaaring madismiss. General na tayo. Or, madismiss ang kaso mo nang dahil sa default ka or default yung kabila. O, pag ikaw nang didemanda, pag default yung kabila, ikaw yung complainant, matik yun. Mananalo ka. At kung manalo ka, ano naman ngayon? Ano ang mapapala mo doon sa suspect? Pwedeng makulong o pwedeng magbayad kung yan ay criminal plus yung civil liabilities kung tawagin. Or ganito, maaaring madismiss kasi ikaw mismo ay hindi makapag-attend. Maaaring malayo o naubusan ng financial o na lack of interest or nawala yung witness mo. Maaari din.
Kasi dalawa yung pag-aalagaan mo, yung sarili mo at yung witness. Kapag yung witness ang nawala, kung lalo na kung siya lang ang maaaring mag-witness, tatlong hearing po in 1 year. Tapos po yung kaso, dismiss. So kaya sa makikita mo sa malakihang kaso, di ba, nawawala yung witness. Lalo na pag medyo may asim yung kalaban, natin alam mangyayari. Minsan, nag-disappear yung witness. At yun, ayun yun, matagal. Yun po yung posibleng mangyari sa kaso. O yung panglima na inaantay natin, yung judgment, resolution, sentensya. Ayun yung posibleng mangyari sa... Pero yung sentensya po ay nakakalungkot man isipin, no? Kung umabot man siguro doon ay baka sa pagod nyo, sa gastos nyo. Kung hindi naman, sinasabi ko lagi, kung hindi ka too much money, ay hindi sapat yung conviction lang. Eh, may payment nga, eh wala ka naman makuha kasi nakakulong na. So, anong purpose ng payment? Madalang lang yung nakukulong na may pambayad, eh. Siguro, yan mga dati si yung isang bilanggo na si, merong conviction and payment, pero hindi nagbayad. Mas kinusto niyang makulong kasi ang laki-laki na pinamumulta sa kanya. Ay di, bakit ako magbabayad? Ikulong yun na lang ako, diba? At least doon sa kulungan, isa lang yung iisipin niya, yung sarili niya lang. Since nakulong na naman siya, ay yun na lang. So yan po ang mga limang example ko lamang sa posibilidad ng pwedeng mangyari ng kung kayo ay nagkakaso during in court. So sa mga abogado o sa mga pulis na laging nasa hearing, alam yan ang mga posibilidad na mangyari. So kung basa ano, sawang-sawaan na sila dyan. Normal na kanila yan. So yung mga yung ibang ang gusto maka-experience, sigurado ako hindi ninyo gugustuhan. Yun. Kasi sabi ko nga, ang court natin ay clogging. Kailangan ng declogging. So yung mga declogging program ay hindi pa siguro. Mayroon naman program, kaso lang hindi effective. Malaki siguro ang budget ang kailangan para ma-declog ang court natin. Yung bang 1 year to 3 years maximum ay tapos na. Diba? Let's say yung isang kaso ang pinakamalaki, di ba? Yung ngayon lang na judgment, this year, si yung politiko na napakalaking kung pinatay na makamaraming tao, di ba? Umabot pa ng 10 years. Full force yun, ha? Full force ng government. Andun na yung pinakamalulupit na abogadong humahawak nun. Pero umabot pa ng 10 years. Paano na lang kung isa kang ordinaryong tao, baka 20 years, 25 years nga, mga sinasabi ko nga lagi. Baka wala na yung nagkakaso, yung kaso buhay pa. Ayun po, ano lang po yan, forecasting lang for your idea, sa ating idea. Kasi ako po, last week, June 15, meron po tayong na-dismiss ng isang kaso na yung qualified tech. Ayun nga, sa tagal na panahon, since 2014, to 2020. So in hearing, no? Ang amount doon konti lang. Pero umabot ng 6 years almost. So sasawa na kami pabalik-balik, so, tinanggap na lang namin yung settlement. Since na it's company property, so, napunta sa company. Settlement. Kasi ang tagal na kasi. Kung pabalik-balik ako doon, kung kinukompute ko yung araw-araw, parang yung amount, konti lang eh. Hindi sulit masyado. Kasi mga abala pa. So, lolo ka, paano kung nagbabayad ang abogado? Baka yung pinag-sipil sa akin eh. Wits lang. Yun po, hindi po talaga maganda ang magkaso. So, during in court, ang pinaka-the best one solution doon sa limang yun ay ang settlement. Whether you like or not, kung aggravating ka man, no hard feeling. So, nga rin ah. The best is settlement for
para yung kabilang parte siguro kung nagkamali magsisi at makapag-umpisang uli. At yung parte naman, so win din yung result. So, kumbaga sa ano, win-win ang result. So, parehas, both party ay nanginabang. So, yun po. So, thank you for watching. Umabot kayo sa aking 10 minutes video. Thank you for sa mga aking subscribers. So, asahan nyo pong gagawa tayo ng mga quality video. So, at again, inire-remind ko kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Pulisya ko po. Tumihingi ng kaunting like sa inyo, isang like and share at hanggat maaari. So medyo okay naman yung video natin, di ba? Pasensyahan nyo na kasi wala pa tayo yung mga magagandang aparatos. Pero darating din ang araw na 1 year up to 2 years from now, mga quality na, marami na yung design. Meron na tayong editor, meron na tayong mga high-tech na microphone, mga umiilaw. Yun. So, thank you for watching, and muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.